Hi mga kamangluluto, magluluto tayo ng masarap na mechado. Muntik pang malaglag ang city ko. Ito ang ating mga ricado. Onion, garlic, patatas, carrots, bay leaves, at red bell pepper. At syempre ang ating pork sirloin. Sa Tagalog ay lomo. At saka ang ating pampasarap na mix. Mechado sauce. Ito. Napakadali lang gawin ito. Umpisa na natin! Magigisa na tayo ngayon. Unahin natin ang sibuyas at ang bawang. Hold na natin ang bawang. Ngayon, isunod na natin ang pork sirloin. Ito. Mas masarap sana kung beef sirloin eh. Kaso medyo mahal eh. Mahal din naman ang baboy. Pero mas mahal ang beef. Isunod na natin siya. Lagyan natin siya ng tubig para sa ating pagpapalambot. Pagkatapos, takpan natin. Nakalagay dito, no need to saute. Pero sinote ko pa rin para mas malasa at mas masarap pa rin siya. Ayan, 200 grams siya. Ito, itong laki na to, para sa pang kalahating kilong pork or beef lang siya. Ayan o. Hindi po tayo paid ng ano ha, ng brand na to. Inano ko lang siya, ito lang yung gamit ko. Lalagay na natin siya kasi medyo malambot na yung karne. Napalambutan natin siya ng mga 15 minutes lang kasi ano naman siya, yung purong laman, sirloin. Buksan na natin siya. Ayan. Lagyan na natin ang ating mechado mix. Ang isusunod natin ay carrots, itong red bell pepper at saka yung bay leaves. Ihuli natin yung carrots kasi potato dahil madali naman siyang maluto. Ngayon, depende na lang sa inyo kung gusto niyo pangdagdagan ng sabaw. Gaya sa amin, ang gusto ng mga bata ay sabaw lang yung karne. Kami ang kumakain lang. Ayan. Mga 3 minutes, pwede na natin ilagay ang patatas. Tapos, lagyan na natin siya ng pampalasa, patis at saka powder seasoning. Lagyan na natin siya ng pepper, black pepper, ng powder seasoning. Bunga natin ang patatas. Ngayon, lagyan na natin siya ng... tikman muna natin. Parang tamang-tama na yung lasa niya. Kahit di na natin siya lagyan ng patis. Yan. Mga 2 minutes lang, pag medyo malambot na yung patatas, pwede na natin hangunin.
you for watching.